lahat, this is Charles. Nandito po tayo ngayon sa may Malate. Ngayong hapon po, nandito po tayo for vlog natin again. So nag-iikot-ikot naman tayo, tatawa-tawa sa ating mga kababayan dito kung ano po kanilang masasabi about sa pagbabalik ni Yorme sa lungsod na kanila, kung ano ang kanilang maging opinion. So all the time, like ko siya sabi, respetuhin natin ang bawat sinasabi natin mga kababayan dito. Ayan, magandang hapon po. See you this Sunday. Tuloy-tuloy po pag-iikot natin. Magandang araw po. Kaibigan, this is Channel Reds. Again, nandito po tayo sa may kanto ng Liberisa Quirino. Ayan. Magandang hapon. May tanong mo ako sa inyo. Happy birthday ho. Dito ko lang para medyo maliwanag. Sige, ho. Bakit? If baka sakali ba bumalik si Yorme Isko sa lungsod ng Manila bilang isang mayor, ano po masasabi ninyo? Sana nga bumalik siya pa, may balik niya yung dating mga ayuda, mga tulong sa mga tao. Mm-hmm. Kasi mula nawala siya, nawala na lahat. Nawala lahat? Nawala lahat ng mga ginawa niya. Na-ghost? Yeah. Na-ghost. So, Nay, anyway, Nay, if, ano po ba yung mga bagay na hindi niyo makakalimutan na ginawa ni Yorme Isko sa lungsod ng Manila? Ay, pagbibigay niya ng ano, tulong sa mga tao talaga. Saka yung box, napakalaking bagay yung sa amin. Sana all may box? Malaki, napakalaking bagay. Siya lang nakagawa ng mga ganun. Wow. Tapos yung mga... sa mga bata, sa mga gamit. Senyor, senyor na ba? Hindi pa. Hindi pa, pa. Hindi pa. Malayo pa. Sana nga, yung mga nanay, pag nakaupo na siya, bigyan din niya kami. Mm. Pang, alam na. Oo, alam na. Alam na ni Yorme. Matik na matik. Alam na ni Yorme yun. Okay. So, Nay, if sakali sa ngayon, si Yorme nandiyan na sa kilegendi, nakatambay lang, nag-aabang, at bibigyan kanya pagkakataon na makausap siya personal, anong gusto sabihin sa kanya? Sana nga, pagpatuloy niya kung tatakbo talaga siya, gawin niya yung dapat gawin niya uli. Huwag na siyang, yung tinulungan niya kasi wala eh. Yung sinabi niyang, ala, gawin ang dati niyang ginagawa, hindi man ginawa eh. Ang magagawin niya. Oh, so hindi talaga naramdaman ay yung mga bagay na inahabilin niya? Wala. Wala talaga. How sad. Anyway, Nay, si Chi Atienza, bilang Vice Mayor ni Yorme Isko, ano man sabi mo? Pababaihan ako. Ay, sana ako. Oh, anong masabi mo kay Che? Ay, the best yan. Mabait na bata yan. Wala akong masabi dyan. So, bagay na bagay ba? Masipag pa. Oo naman. Sipag pa yan. Pwede, pwede. Lahat-lahat, pinapasok niya mga iskinita niyan. Kasama kami dun eh. Nay, magandang hapon. Kamusta ho ikaw? Mabuti naman. Happy birthday. Ay. Nay, senior na, senior. Ay, oo. Ilang taong ka po sa buhay, senior, Nay? Okay naman. Oh, Nay, may tanong ako sa inyo, Nay. Ano yun? If baka sakali bang bumalik si Yorme Isko bilang mayor sa lungsod ng Maynila, ano po masasabi ninyo? Ay, mabuti naman, ako. Kung bakit naman kasi nagtakbo-takbo pang presidente. Eh, Nay, kasi Nay, ang sabi niya, yung nagawa niya sa Maynila, baka pwedeng gawin sa buong bansa. So, inamin niya naman na medyo naalanganin siya doon. Pero sabi niya mahal niya ako kayong mga senior. So ikaw yun ay, kung babalik siya sakali sa Maynila ngayon, ano bang masasabi niya? Yun nga lang, yung masasabi ko, sana mananalo ulit, pananalunin natin. Nay, bilang isang senior, Nay, ano po ba isang bagay na hindi niyo nakalimutan na ginawa ni Yorme? Sa inyo? Sa akin, nanalo na kasi ako sa Gedli. Yung sa Gedli? Oo. Doon, oo. Kasama ako doon. Kasama ko doon. 10,000. Ano pong yung mga hindi nyo nakalimutan na nagawa ni Yorme sa lungsod ng Manila? Yung tawag nito, yung balitang-balita siya kasi... madaling araw pa lang, nandiyan na sa hospital ng Manila, Manila Zoo. Yes, nag-iikot dyan. Sa mga proyekto rin ni Yorme, ano nagawa? Mga proyekto niya, yung condominium ba yan? Oo. So, Nay, if sakasakali ngayon ay pagbibigyan ka ni Yorme Isko, makausap ka niya personal. Sa ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Yung ano, bakit ganun nadidili-dili yung ano namin sa senyor? Oh, so ngayon yun yung problema? Dati hindi ba ganun? Hindi. Oh, so may problema ngayon? Dati 3 months. Uh-huh. Bago kami mag-payout. Uh-huh. Ngayon 4 months na. Ginawang 2,000. Okay. So yun ang problema niya bilang senior ngayon. Gusto niya house and lot?
Hanggang ngayon niya, nandiyan dyan nakatingga pa yung bahay ko. Nakagawa ko. Ay, Nay, nice to meet you, Nanay, ha? Ingat ka, Nanay. Hello, how are you? May tanong ako sa'yo, pare. Dito ko lalayo, baka mabangga tayong trend dyan eh. Pare, eh, baka sakali bang bumalik si Yormis ko sa lungsod na Maynila bilang mayor, pare. Ano masasabi mo? Mas maganda pag babalik. Babalik? Bakit, pare? Lahat ang malipagpatuloy yung mga ginagawa. Oh, so ano po ba, pare, yung mga ginagawa niya, pare, na hindi niyo makalimutan, pare? Dami. Yung sa ano, Maynila to, hospital, malaking bagay na yun. Malaking bagay na. Sobrang malaki, pare. Laking tulong sa inyo. Okay, pare, ngayon, pare. Eto na, pare. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon ngayon na si Yormi, andyan lang, pare. Baka andyan lang. At kakausapin ka niya personal, pare, anong gusto mo sabihin na? Wala. Wala ka sa nahiya ka. Hindi, pare, no? Yung sa puso mo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Di mo. Wala. Di mo dito. Malaking bagay na sa amin. Oo. Patuloy na yun. Di mo. Eh, ito, nag-aaral ko. Gusto kang batiin? Hello. Opinion mo lang. Nay, magandang hapon sa'yo. Kamusta negosyo mo? Okay naman. Kumikita? Kumikita. Yung mayaman? Konti na lang. Nay, anyway, magandang hapon sa'yo. May katanungan lang ako sa'yo. Eh, baka sakali hubang bumalik si Yormi Isko sa lungsod na Maynila bilang mayor, ano masasabi ninyo? Okay naman mga bumalik si Isko. Kaso lang, sana naman lang kami mga vendors. Hindi kami huhulihin tayo. Ayun, yun ang ano mo. Ibang mga bagay na hindi mo nakalimutan na ginawa ni Yormi Isko sa lungsod ng Maynila? Kalinisan. Bilang vendor, malaking bagay sa inyo. Opo. Kali ngayon si Yormi nandyan na nakatambay. Tatawagin ka at bibigyan ng pagkakataon, makausap siya na personal. Anong gusto mong sabihin ka? Masasabi ko, tinging tulong para sa tatlo kong anak na nag-aaral. Mahirap po ba ngayon? Mahirap po kasi dalawa ng high school, isang elementary. Ako lang magtito, ko lang binubuhay. Oh, okay. So ito lang yung hanap buhay mo? Opo. So araw-araw to? Opo. So malaki ho ba ang puhunan sa ganitong negosyo? Minsan natumal, minsan naman. Okay. So ilang araw ho bago masira ang isang gulay, mga gulay mo? Kinabukasan po, yung mga dahon wala na po yan. So paano po yung ginagawa? Kinakap na lang? Tatapo na lang. Sayang. Kasi hindi naman mangitim na, tapos sira na yung mga dahon. So paano yung puhunan? Bawi naman? Ganun talaga po, minsan. Kaya maabot lang kami sa Bombay. Sige, pray natin yan, Nay. Bombay na naman ang lapitan. Wala kami so Bombay talaga ang kailangan. Kaming magawa lang, makuha ng financial.